Welcome back to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway. And in this video, I will share with all of you our summer escapade this 2021 or our summer vacation this 2021. So, magtatagalog ako or I will use my mother tongue in this vlog because this is my first time vlogging our summer vacation. So, now magsisimula ako sa unang araw nung pag-alis namin. So, umalis kami ng Friday after ng tanghalian or in the afternoon. And then, nag-drive kami sa Opdal. And then, doon bumili kami ng mga food ng kailangan namin. And then, after noon, patuloy kaming nag-drive. And then, nakarating kami ng Dombos. So, I will show you the map. And then doon, nagtry kaming palipa rin yung drone, but then yung highest altitude ng drone hindi na kaya kasi nandun na nga kami sa bundok. So sa Dombos may mga makikita rin kayo mga wild animals doon. Papakita ko na lang yung mga pictures. And then nag-continue kaming mag-drive until 12 in the midnight. So pagod na rin yung husband ko tsaka yung kapatid niya, kaya we choose na matulog na lang dun sa nearest na place na pwede kaming mag-stop na may toilet or pwede kaming mag-CR. So ayun, itong kung makikita niyo yung likuran ng sasakyan namin, naglagay yung husband ko diyan ng kama. So may kama diyan. And then papakita ko sa inyo kung paano niya ginawa 'yon. Kaya ganyan yung itsura ng likuran namin. And then, doon kami natulog. Tapos, yung kapatid niya, tsaka yung pamangkin niya, doon lang sila natulog sa duyan. Yung tawag doon is hengekerya. Sa labas sila natulog. And then, after that, nagising kami na maaga. So, mga around 7, ayan, nag-pack up na kami. Then, mga 8, nag-drive na kami. Tapos, we choose to eat breakfast na lang dito sa loob ng sasakyan. Total, nakabili na naman kami ng foods. And then, dumiretso na kami sa Muir o Romsdal. Kasi, plano talaga naming i-take yung Romsdal Gondolen. So, iyon yung first stop namin. Papakita ko sa inyo our experiences. But, I will also do additional vlog or another vlog na full experiences namin dun sa pinuntahan namin sa Romsdal Gondolen yung ipapakita ko. So this video is the summarization of all the things na ginawa namin. Bukod pa dun sa every experiences or mga stopover or mga viewpoints na pinuntahan namin. So after namin sa Muir o Romsdal, grabe napakaganda. It takes 4.5 minutes papunta dun sa pinakang taas ng bundok. And then makikita nyo yung overview ng mountains ng rooms o ng Muir o Romsdal tsaka ng Ondalsnes. Napakaganda niya, sobra, worth it. And it costs 450 kroner sa isang adult, back and forth na yon or tour tour sa Nosh. Or kapag family naman kayo and 4 persons, two adults and 2 children, bali ano siya, 1,200 for ano na yun, whole family na yun. And back and forth na rin yun. So, napakaganda. At dun sa pinahang taas ng bundok, maglalakad lang kayo dun. May mga iba't ibang viewpoint na pwede kayong puntahan. Nandun din yung Rampestreken. Napakaganda. Marami kayong maaaring puntahan dun sa pinahang top nung pinahang bundok na Niskalen. And para sa akin, worth it naman. Kasi syempre, alam nyo naman, buntis ako. Ayan, makikita nyo ang laki na ng tiyan ko. So, hindi ko kayang talagang umakyat ng bundok na is around 900 meter above the sea level. Para lang makita yung mga overview na yon. So, pagkatapos namin dun sa Romsdal, nag-drive kami papunta naman sa Trollstigen. So, yung driving point talaga na yon or yung ruta talaga na yon is ano siya, tourist route talaga siya na ginagamit nila para ma-experience mo yung mga viewpoints or yung mga magagandang tanawin dito sa Muir o Romsdal. So yung Muir o Romsdal, kalapit niya lang sa Trondelag. So hindi sobrang layo.
Papakita ko sa inyo yon. And then, doon na kami, nag-drive na kami sa Trollstigen. Ang dami ring tao. So, Trollstigen is one of the most dangerous road na sinasabi nila. Kasi nga, ang dami niyang turns. And then, may falls din doon. Papakita ko sa inyo yung pinahang short video about doon. And then, syempre, gagawa ko ng additional video ng full experience namin, ng full experiences namin dun sa Trollstigen. So, napakaganda niya. Meron din siyang restaurant. Pwede rin kayong kumain. Meron din silang boutique or tinatawag nating souvenir shop. So, maraming different kinds of things na pwede niyong bilhin, na minahalagay ng Norway. Basta ganun. Napakaganda. And then, after ng Trollstigen, pumunta na kami. So, nag-drive kami dun sa pinahang bundok, tapos tumawid kami ng bundok. So, mabundok kasi siya. Tapos, after nun, nag-drive na kami sa Olesund. Dun sa Olesund, binisita namin yung tita niya. And then, dun na rin kami nag-rest kasi sobrang gabi na rin. Naghanap na lang kami ng hotel, papakita ko sa inyo yung video. And then, nakakuha naman kami. Tapos, afternoon, kinabukasan na, nagpunta naman kami sa Atlanta's Hubs Parken. So, doon, marami rin kayong makikita, marami din kayong mga ma-experience about sa ocean life dito sa Norway. And, meron din akong additional video about doon sa aming bull experiences. So, makikita nyo rin siya. And, afternoon, umuwi na kami. Tapos, syempre, may mga stop kami kasi syempre, kailangan din namin kumain. So, kami karaniwan sa gasoline station, bibili lang kami ng short meal. Or na one time, kumain din kami sa restaurant. Tapos, kasi minsan, mahirap yung maghanap ka pa ng kakainan mo. Pero yung first na drive kami, nagluto pa ako ng parang chop suey siya, parang ganun, wok siya na vegetable, yun. Kasi syempre, kailangan din kumain, ganyan. So, after namin nga doon sa Olesund, nag-drive na kami pa Kristiansund. Doon naman, binisita namin yung isa pang tita nila. And then, after namin bisitahin yung tita nila, nag-drive na kami papuntang Molde, tapos ayun, papuntang Trondheim. So, doon na lang kami natulog sa kapatid niya. And then, umuwi na kami ng Monday. So, that is the whole journey ng aming summer escapade. I hope na nagustuhan nyo ang aking kwento and I hope na nag-enjoy kayo sa aming summer vacation. And if you like this video, don't forget to thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell below for you to be updated when I have new uploads. Thank you for watching. Bye!